Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, share ko lang sa inyo yung sitwasyon ng mga caregiver sa Israel. So yun nga guys, share ko lang sa inyo yung sitwasyon ng mga Pilipino at mga caregivers sa Israel. Kasi nga alam naman natin ngayon na ang Israel ay gyera po. So marami pong mga Pilipino na affected sa gyerang ito. Na alam naman natin guys na ang mga terrorists ay nakapasok na po sa border ng Israel along Gaza po. So ang ano ko guys, nabalitaan ko din na meron mga Pilipino na nakidnap daw po ng mga terrorists. Sana nga po ay maging safe po sila. Sa mga katulad ko po ng mga caregiver dyan sa Israel, please mag-ingat po kayo. Kung kayo po ay sa tingin niyo po lang nganib na po yung buhay niyo at kailangan niyo na pong lumikas, ay kailangan niyo pong kontakin yung DMW kasi alam ko po nakantabay po sila ngayon para i-rescue po mga Pilipino pati na rin po mga caregiver. Kasi alam naman natin guys na maraming mga caregiver dyan sa Israel pati mga housekeeping, okay, na nag-work po sa hotel, sa bahay. Paano ba yung magiging effect nito guys, itong war na to sa Israel? Siyempre, ma-stop po yung deployment ng mga Pilipino papuntang Israel. Kasi alam naman natin guys na ongoing yung process ng mga housekeeping sa Israel. Kasi diba, na mag-deploy na nga sila ng mga housekeeping, ng mga Pilipino housekeeping sa Israel. Ang ano ko guys, pati yung mga caregiver nga, diba naka-hold pa kasi gawa ng yung Israel government ay gusto ang mga Pilipino, ang mga caregiver ang wide ng mga processing fees. Sa lahat ng mga expenses ay shoulder ng mga caregiver. Kaya hindi po yun inagrihan ng DMW na tayo ang gagastos. Kasi nga alam naman natin government to government ay walang gagastos ng mga Pilipino. Pero dahil nga ang kagustuhan ng Israel na magkaya ang magkabayad ay hindi po yun inagrihan ng DMW. Kaya na-hold po ang deployment ng mga caregiver. So ang ano nila ay yung mga housekeeping lang muna. So ngayon, siyempre, dahil sa war na to ngayon, ay apektado po ang lahat. Pati mga Pilipino. Lahat ng mga Pilipino na nag-work sa Israel ay apektado po. Ano na po mangyayari sa kanila kapag nagtuloy-tuloy po yung gera na to? Ay, mapapilitan po talaga silang umuwi ng Pilipinas para po sa kanilang kaligtasan. So okay lang po yun. Ang importante po yung kaligtasan nila. Lalo na nga po nag-worry ang lahat dahil sa mga nabalitaan na may mga Pilipino po na nakidnap po ng mga terorista. Okay, ang ano lang natin guys na maging safe sila at sana ay makuha po sila ng gobyerno natin, matulungan sila at makaalis na po sila sa Israel. Kasi talagang dati kasi guys, puro mga ano lang, mga bomba ang pinapalipad nila. Yun ang palitan nila. Eh, kaso ang problema ngayon ay nakapasok na po yung mga terorista sa border ng Israel. So talagang delikado, di ba? Yun na yung pinaka mahirap na nakapasok na yung terorista sa bansang Israel. So ngayon pati deployment nga, maapektuhan lalo na po yung mga waiting ngayon ng mga Pilipino, ng mga housekeeping at mga caregiver na umaasa na makaalis na sila at makapunta nga sila sa Israel. Kasi ang problema ngayon ay gyera. Talagang affected po ang lahat. Okay, ang pati kaligtasan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Israel. Pero alam niyo naman guys na yung sitwasyon sa Israel ay parang normal na lang, di ba? Merong isang Pilipino na in-interview na parang normal na lang yung sitwasyon nila. Pero kapag malala nga yung sitwasyon, ay naka-alerto naman talaga sila. Kasi ang delikado ngayon ay yung mga terorista ay nakapasok na sa Israel. So maraming mga kababayan natin ang medyo nag-aalala ngayon. Kaya ang DMW ay nakaantabay na po sa posibleng mangyari. Okay, kung kailangan na talaga silang i-rescue at alisin at tulungan na makaalis sa Israel ay gagawin na po nila. Okay? Naka-alerto naman po ang DMW. Kayo po ay tulad ng mga caregiver dyan sa Israel ay maging alerto po kayo. At tabayanan niyo po lagi yung balita ng mga Filipino community dyan sa Israel para po kayo ay maging ligtas at mailikas po agad kayo kung kayo po ay talagang nanganganib na. Huwag na po kayong mag-alala na uwi kayo ng Pilipinas na walang trabaho. Pero alam niyo naman guys na pagdating niyo ng Pilipinas ay bibigyan naman kayo ng assistance. Okay, so huwag kayong mag-alala
Ang importante ay maligtas kayo at makarating kayo ng Pilipinas na ligtas para po sa pamilya nyo. Ang gawin nyo guys, kung kayo po katulad ko ng mga caregiver na mapapauwi ng Pilipinas, ay try nyo na lang po mag-apply sa Hong Kong. Marami naman pong nangangailangan ng mga employer sa Hong Kong. So hindi po kayo ma-stuck sa Pilipinas, lalo na po kung kayo po ay may mga experience as a caregiver. Okay, meron pong isang agency dyan sa Makati. Nangangailangan sila ng mga experience na mga caregiver na i-deploy po nila sa Hong Kong. Talaga mag-aalaga po sila ng mga matanda, ng mga may mga sakit. Or pwede din po kayo guys mag-apply sa mga agency dyan sa Pilipinas na kayo ay magiging nanny or around sa Hong Kong. Kasi alam naman natin guys, kapag nanny ang pinasukan natin sa Hong Kong, ay magiging all around kayo. Pero okay lang yun. At least, ang importante ay makapag-umpisa ulit kayo ng bagong trabaho. Kung kayo po ay mapapauwi ng Pilipinas at kayo naman po mag-apply agad, gawin nyo po agad. Okay? Kung gusto nyo po, mag-apply po kayo sa agency ko dyan sa May Malate. Malapit po sa LRT station sa between Pedro Hill saka sa malapit sa Pedro Hill yung agency namin na King's Agency. Okay? Dyan kayo pumunta. Hindi po sila scam. Okay guys? So mga caregiver dyan na manggagaling po sa Israel at uwi po ng Pilipinas, try nyo lang po guys na mag-apply po kayo sa Hong Kong. Marami po kayong pwedeng ma-applyan. Okay? Huwag na po kayo sa Middle East. Mas maganda po sa Hong Kong na lang po kayo mag-apply at mas safe po. Kasi yung government po ng Hong Kong ay pantay-pantay po ang trato nila sa mga Pilipino at sa mga employer. Kung ang employer po ang nagkasala, ay paparusahan po nila. Equal po ang government ng Hong Kong. So, hindi po kayo mag-aalala sa inyong kaligtasan kasi ang government ay nakapanik po sa tama. Yun lang guys, nasure ko lang sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa. Ngayon pa lang ay maging alerto kayo. Kung gusto niyo na po umuwi ng Pilipinas, umuwi na lang po kayo at mag-apply po kayo sa Pilipinas. Okay, marami naman pong agency dyan na nangangailangan po ng mga nanny papuntang Hong Kong. Kagandahan kasi ngayon guys, ay mabilis na po ang process ng application from Philippines to Hong Kong kasi nga wala ng pandemic. It takes 3 to 4 months na lang po yung process ay makakalipad na po agad kayo ng Pilipinas. So, hindi na po kayo maghihintay ng ilang buwan, 6 na buwan, 8 buwan, 1 taon. Mabilis na po ngayon makapag-work sa Hong Kong. Basta, meron kayong experience at process agad kayo ng documents nyo at ready po yung pera nyo. Kung meron po kayo na-save ngayon, ngayon pa lang ay mag-apply agad kayo kung kayo ay uwi ng Pilipinas. Habang may pera po kayo kasi kailangan nyo din po ng pera pang-apply nyo po or pang-training nyo po kasi dadaan po kayo ng training. Okay, kahit may experience po kayo as a caregiver, ay dadaan po rin po kayo ng training kasi nga yun po ang requirement para po makakuha kayo ng EC sa Pilipinas. Okay, isa po yan, requirements ng POEA para po kayo ay marilisan ng OEC. So, yun lang guys, mga caregiver dyan sa Israel, mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino dyan, mag-ingat po kayo. Lagi po kayong antabayan niyo po. Lagi yung announcement ng mga Pilipino community dyan, DMW, para kung kayo po ay kailangan ng i-rescue, ay i-rescue po kayo at makaalis na po kayo sa bansang Israel habang ay hindi pa po ganong kalala yung sitwasyon. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung sitwasyon dyan sa Israel at may mga chance naman po kayo na makapag-work sa ibang bansa tulad po sa Hong Kong. Kaya huwag po kayo mawawala ng pag-asa, lagi lang din po kayo mag-dasal. So, yun lang guys! Na-share ko lang sa inyo yung sitwasyon sa Israel at sa mga kapwa ko caregiver dyan. Fight lang po. Magdasal po kayo at gagabayan po kayo ni Lord.